Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, magtuturo tayo kung paano magtono at paano ba yung tamang paraan ng pagtutono. Alam ko guys, may mga napanood na kayo sa mga YouTube, nag-search na rin kayo dyan syempre kung paano ba magtono. Maraming paraan sila, pero as ako syempre nanonood din ako ng mga ganun. Pero sa mga na-observe, may mga ilang bagay lang na hindi sila nasasabi, which is tama rin naman. Pero yun nga, mga kanya-kanya tayo opinion. Pero hopefully, may matutunan din kayo dito sa konting tips na to. So, tara, umpisa na natin guys. So, bago ang lahat guys, unang-una, syempre, tingnan nyo muna kung ano ba yung qualification ng buong motor nyo. Kung stock cam ba siya, stock head, stock block, almost stock lahat. So pag ganun, okay, stock siya. Siyempre, minsan kasi, baka may mga pagkakataon na yung unit nyo pala is naka-block na pala, naka-cam, hindi nyo alam. Since parang napunta lang sa inyo, ganun. So mas maganda, alam nyo talaga yung buong specs ng makina nyo. So, una sa makina, siguro ding stock. Pangalawa, ang pinaka-importante sa lahat, bago ako magtono at magpipihit dito, kahit anong pihit ang gawin nyo. Kung hindi naka-tune up, guys, Kahit maturo nyo dito, mahuli nyo ng lakas ng gasolina at hangin, every time na lalamig yung makina nyo. Hard starting yan, mga ilang sipa yan. Compare nyo sa naka-tune up ng proper. So guys, punta tayo dito ngayon. Basta take note guys ha, bago kayo magtono ng carburetor, number one, dapat naka-tune up siya ng maayos. Kasi mostly karaniyan sa nagtotono tukod, kaya medyo mahirap hanapin yung minor. So guys, ngayon, stock carb to ng Wave 1 to 5, pero nabili na lang to kasi komo binuo lang yung bike na to. So gusto nila ng stock, gusto nila ma-reach yung pinaka stock na under nito. Tsaka requirement to guys ha, pag magtotono kayo, make sure na may airbox. Huwag na huwag kayong magtotono ng walang airbox. Ang pinaka trabaho nyan pag walang airbox, higupin lahat ng alikabok. Yung alikabok papasok dito sa chamber, tapos sa block. Syempre, ang alikabok, alam niyo naman yan, parang magaspang na buhangin. Parang minamasilya. Nilihay yung block nyo. So, kaya napaka-importante ng air cleaner na to. Tsaka isa pa, para ma-avoid natin yung sumisigit-sit dito, yung parang ganon. So, ganon ang pangit yung ganon. Tsaka mostly, humahaag yung ganon. So, punta na tayo sa paano nga ba talaga yung pinaka-best na pagtutono. Unang-una, siguro doon naka-tune up, stock lahat, may airbox. Ngayon, sabi ng iba, ito kung nakikita nyo, ito po nga pala yung hangin. Yung mga mixture-mixture na kemi-kemi nilang sinasabi. Pero ito talaga yung sa hangin at sa gasolina or control ng minor. Unang-una, mostly sa iba sinasabi, isa't kalahati, dalawa, tapos control na, tapos pakonti-konti, nakukuha na yung tono. Hindi ganun basta yon. Ang titignan nyo rin, huwag kayo nagpo-focus dito sa carb na parang yung under is ganun lang, ganito. Hindi. Ang pangalawang titignan, syempre, concern kayo dapat lagi sa makina. Kung rich ba to o lean. So, syempre, bago din kayo magtono, check nyo yung spark plug kung lean ba siya o rich. So pagka rich, so ibig sabihin malakas sa gasolina. So ngayon pagdating dito sa hangin, from the basic, punta muna kayo dito. Sara nyo ng sobrang zero. So ito nakasara na to, zero. Ang pinaka standard sa mga ganito, unang bagsak, unang andar, unang platform ng pagtutono, dalawang 180, pero halos almost 360. Doon kayo umpisa magbibilang. Kasi wala naman nagtono na pikit na pikit eh. Ang nga nagpipikit na pikit, yung mga panlaro na nakamalaking jettings, na 45, 135 ang jettings. Hindi to sa ilalim.
So ngayon, nag-uumpisa kayo sa dalawang 180. So kalahati at kalahati. Ayan, 180 basic ha. Tapos syempre, ang number one nasa isip nyo, yung magka-minor, yung pumatag, yung andar. Oh, darating tayo doon, pero napaka-given na nung ngayon, nung ganun. Kasi kahit sino gusto, nagmi-minor, maganda humatak, ganun. Pero syempre, titimplahin ka na dito at lagi ka mag-monitor weekly ng spark plug. Spark plug, mamonitor mo yon. Kasi nakatono nga dito, pero lamo naman ang lamo ng gasolina. So parang baliwala. Magtataka ka, stuck yung carb mo, stuck yung motor mo, ang lakas kumain. Tsaka hindi rin totoo guys yung magre-reading ka within one day na gagamitin mo, makikita mo na yung reading. Napakanipis pa ng reading nung guys. Isang linggo pinakadamis. Makikita nyo talaga kung sobra ba siya sa hangin o sa gas. So ngayon guys, nag-umpisa kayo. Balik tayo dito ha. Nag-umpisa kayo doon sa dalawang 180. So 360 na siya. Tsaka pala guys, pag nagtono kayo, make sure na gamit yung motor nyo mainit na mainit. Huwag kayo mag-uumpisa ng malamig. Kasi malamig yung chamber, walang masyadong buga yung compression. So, alam nyo, basta guess nyo na yun. So, dalawa 180, isa pang 180 ulit, paluwag. Isa pa ulit, paluwag. Kasi rich eh. Kung malalaman nyo ha, rich siya nung nag-reading. Nag-reading dito, rich. So, ibig sabihin, kailangan niya na hangin. Magluluwag ka ulit ng 180. Tapos 180 ulit. So, dalawang 360 na. Ayan, medyo may sapat na siyang hangin. Diyan pala, magtitimpla na kayo na dito sa tono kung ulalakas nyo ba yung andar, yung minor, ganun-ganun. Tapos, pagka nakokontrol nyo na at medyo sa tingin yung patag na, tapos ire-rev nyo. So, okay na. No? Para sa inyo, tono na. Okay, good na. So, ngayon, hindi pa rin. Testingin nyo pa rin i-row test. I-row test nyo kung parang nakasilinyador kang baon pero pigil. Ibig sabihin nun, hindi kanya sunugin, hindi makombustion, hindi maagpukol ng tamang compression. So, tukon na ka ulit, Buka ka pa ulit dito. Magbubuka ka pa ulit ng 180 ulit. 180 lang na 180. Ayan. So, row test ulit, row test. Hanggang sa parang gumagaan na. Maramdaman yun, imposibleng hindi. Kasi kayo, hiniti kayo o driver kayo, dapat alam niyo yung takbo ng motor niyo o hindi. So ngayon guys, pag once na parang medyo confident na kayo sa andar at sa minor, doon na kayo magbe-base sa reading natin. 1 week, o sige, para medyo masyado matagal yung 1 week. So 3 days na lang, sige, 3 days, para mas make sure. Kasi guys, pag nakuha niyo tamang tono nito, guys, ako sinasabi sa inyo, kahit isagad nyo na isagad yung throttle nyo, napakatipid na ito. Natipid yung combustion nyo, tama yung sunog, tama yung ano. So, ayun. So, pag na sa feeling nyo okay na yung tipla dito sa hangin, tsaka dito sa gasolina, yung sa lakas ng mineral. Tsaka take note pala guys ha. Kasi kayo, alam ko nag-search na kayo. Alam nyo na yan, basic na to. Alam nyo na kung paano laro nyo. Kaya hindi ko na masyadong pinaka-importante to. Kasi guys, hindi naman kayo pinanganak kahapon, di ba? So, yun. Nag-guess nyo naman ito, sige, grado. So, ayun nga. Pagka okay ka na dito, nagre-reading ka na. Guys, ito pa, tips pala. Pagka medyo hindi mo makuha yung sa tingin mo, palyado pa rin. Kahit ganyan, na-tune up na. Okay na yung spark plug. Parang stuck naman, wala ibang abarya. Guys, ito. May karayom dyan. Kung sa tingin yung parang kapos o ayaw pumasok ng gasolina, taasan niyo yung karayom. Ang basic natin o standard 3, i-quattro niyo. I-quattro niyo, mararamdaman niyo papatag yung andar, magiging parang sapat na yung gasolina niya. So pag ganun, magbaon kayo dito. Magbabaon kayo ng 180 kasi tumaas yung karayom dito. So lumaki yung butas niya dito sa gitna na to. At isa pa guys, pagka talagang hindi nyo no makuha, guys, linis first talaga. So basta guys, number one, tune up muna, kailangan tune up, hindi tukod yung intake, tsaka exhaust.
all stock makina, hindi malugang-gang yung block. Okay, may compression. Tapos dito from 0 adjust, tapos huwag niyo rin kakalimutan yung reading, guys. So yun guys, sana nakatulong o nagkaroon kayo ng konting idea. Salamat guys, please like and subscribe.